So ang lesson natin is all about higher derivatives. A higher order derivative means the derivatives other than the first derivative. And they are used to model real-life phenomena like most transportation devices such as cars, planes, roller coasters, etc. At kung ano-ano pang mga appliances na nakikita natin, pwede rin yung mga yan. Hindi lang pang transportation na devices. Actually, nakakatulong ang calculus sa pag-iimbento ng iba't ibang mga bagay mag-exist or nag-exist. And its important lies in the fact that many physical entities such as velocity, acceleration, force, and so on are defined as instantaneous rates of change of some other quantity. So lahat ng mga nabanggit na mga termino is under ng physics. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ng differential calculus sa physics. Meron kasing mga subject na physics-based calculus. Calculus-based ang physics natin. So baliktad pala, no? Yan. And then, not only that, ito yung mga iba't ibang application ng derivatives sa tunay na buhay or real-life situation natin. Ito sila, no? Lalakihan ko lang. Applications of derivatives in real life. First, to calculate the profit and loss in business using graphs. That is why sa ibang mga courses, meron silang business calculus. To check the temperature variation. To determine the speed or distance covered such as miles per hour, kilometer per hour, and etc. under yan ng physics. Derivatives are used to derive many equations in physics. So ang dami palang equations sa physics na na-derive sa tulong ng calculus. And not only physics, no? May mga formula tayo na na-derive gamit ang calculus. Yung mga volume formula, area formula, actually all of those things, makakatulong ang differential calculus sa pag-derive ng mga formulas. Napapalo ba yung application ng higher derivatives? Paano ba yung pagsosolve ng mga higher derivative? Would you please kindly turn off your audio para hindi nakaka-interrupt? Okay? So let us proceed. Actually, nag-prepare ako ng mga alimbawa ng higher derivatives para masanay kayo. So to start with, let me start first with example number one. Pinapahanap dito ang sixth derivative ng ating given function. Okay, sa inyong unang alimbawa natin. Since kabisado na ninyo yung mga formula, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon isinusulat mo kagad yung formula, no? Kung kaya naman na direct kahit na hindi na nakasulat yung formula, pwede mo lang diretsuhin. Okay, tandaan nyo lang na ang derivative ng y, ang first derivative is y prime. Ito, no? Bago ko isolve yan. Kapag ang given natin is y, okay, look at this. So, create ako ng equation editor. Matagal ah. Yan, ito. So, if I will create an equation editor and going to type yung y, actually, ang first derivative ng y is y prime. Okay? So, yan ang ating function. And then, ang first derivative ng ating function na y is actually y prime. Kapag ginalap mo ang derivative ng y, definitely ang susulat natin is y prime. So, this is our first derivative. Okay, followed by, ang second derivative naman ng y prime is y double prime. Para hindi kayo malito. Alimbawa, hanapin mo second derivative. Mahanap mo ang second derivative gamit ang first derivative, then you will type y double prime. Yan ang ating second derivative symbol. Now, kapag hinanap ang third derivative, dadagdagan mo lang yung prime symbol. Magiging y triple prime. So let me write it as y triple prime. So this is our third derivative. Now, kapag umabot ka ng fourth derivative, gagamitin na natin yung mga Roman numerals. Okay, halimbawa, no?
We have the fourth derivative here. Let me type it as y raised to the fourth Roman numeral number. Ito. So y raised to ib. So y to the fourth prime yan. So ang ibig sabihin nito, nasa fourth derivative tayo. Now, ang y, tandaan ninyo, is also f of x. Pwede kong palitan ang pagkakasulat ng y, susulat ko siya ng f of x. Since y is also f of x. If I will write f of x here, ito yung ating function. Because y is also f of x. Now, if I'm going to calculate for the first derivative of f of x, we have f of prime of x. Yan. Pwede ko siyang isulat lang ganito. And this is actually our first derivative. So same thing, kapag hinahanap ko ang second derivative, ito, babaguhin ko lang yan. Ito, copy-paste ko na lang, no, para mabilis. So copy. Now if I intend to calculate for the second derivative, yan siya, dadagdagan ko lang yung prime dito. F double prime of x, now we have the second derivative. Yan. At kung dadagdagan ko pa yan, pwede kasing ipahanap sa third derivative eh. Yan. So dadagdagan ko lang ng prime. And then I'll change that as third derivative. And then f to the fourth prime, gamit ang Roman numeral na number 4, that will be our fourth derivative. Now another way of writing our derivative, balimbawa ang given nating function is ito no. So y as a function, pwede rin isulat ang first derivative into this format. Okay, look at it. Okay, pwede ko siyang isulat lang ganito. Nasanay na kayo, makinig kayo ng mayigi dito. Actually, maraming mga estudyante pagdating sa integral calculus eh, nahihirapan. Sabi nila, sobrang hirap daw ng integral calculus. Paano pa kaya pag-abot ninyo ng differential equation? Samantalang doon kasi, pareho niyong gagamitin ang differential calculus at integral calculus. Sa integral calculus, ang gagamitin niyo lang is differential and all other math. Pero pag-abot ninyo ng pinakamahirap ng mathematics sa education, sa engineering, pati integral gagamitin ninyo. So, halimbawa, no, ito, ayusin ko lang. Ang first derivative ng ating y as a function will be actually this. Dy over dx is actually the first derivative. Another way of writing the derivative, no? And then, kapag ganito naman ang ginawa ko, look at it. Kapag ganito ang pagkakasulat, yan. D square y over dx square. Yan. Ang ibig sabihin niyan, nasa second derivative tayo. Ikabisadin niyo yung mga symbol. And then, afterward, second derivative na lang. No? Second derivative yan. Okay? So, continue. Halimbawa, third derivative. So, ang babaguhin ko lang ng konti ay ito. Papalitan ko lang yung exponent ng mga derivatives natin. Ito. So, type ko lang. No? Kapag third derivative, ganito naman siya. Papalitan ko lang yung 2 ng 3. And even sa denominator, papalitan ko lang ng 3 yung 2. So, ibig sabihin dito, nasa third derivative tayo. Can you follow? Nasusundan ba ninyo ang explanation ko? Klaro ba? Yes. Now, let us proceed to our example number 1. So, this is our example number 1. So, we need to determine the sixth derivative of y is equals to 3x to the 5 plus 4x to the 4 plus 2x cubed plus 3x squared plus 10x plus 3. So, kung hahanapin natin ang first derivative, siguro pwede na natin i-direct yan. Ano kasi ang derivative ng y? Would you please kindly dictate it to me? Y prime. Ano derivative ng y? Kasasabi ko lang. Y prime po. Y prime. Y prime po. So we have y prime as the derivative of y. Then equal to, anong derivative ng 3x to the 5? 15x to the 4. Hindi nyo kailangang isulat yung formula isa-isa dyan. Dapat kabisado na ninyo. Dapat matuto kayong mag-direct na maganap ng derivative. How about the next one? 16x cubed. 16x cubed.
Excuse natin yan. So 16 x cubed. So madali lang yan. Ano yung susunod? 6x squared. So we have 6x squared. So ibig sabihin, kabisado na ninyo. How about the next one? 10. 6x. 6x squared yung isa, no? 6x muna po. 6x muna. And then, 6x what's next? Muna. Plus? 10. So this is going to be our first zero derivative. So hindi mo na kailangan sulat yung zero. Automatic na yon. Okay. So yung derivative ng 3 is 0, kahit hindi na isulat yon. Then, after ng first derivative, what will be the next? Ang susulat ko. Anong derivative ng y prime? Masasabi ko y lang. Y double prime. Okay, anong derivative ng kasunod? Continuous lang. Anong derivative lang? 60x cube. Yan. Plus, anong derivative ng 16x cube? 48x squared. Okay, so we have 48x squared. Plus, anong susunod yan? 12x. 12x. So, dapat pala hindi ko na nilagyan ng exponent. Yan. Ipin ko na lang. 12x. Anong susunod yan? 6. Okay, so this is going to be our second derivative. Derivative. So madali lang yan, oh. Okay, so 6 derivative ang inaanap natin. Ibig sabihin, dadaanan natin ang third derivative. Anong derivative dyan? Y triple prime. Okay, equal. Next. 180x squared. Okay, next. 96x. Okay, next. 12. So this is going to be our third derivative. Okay, next. Ano susunod yan? 96x. Why? Why to the fourth prime. Okay. Equal? Ano susunod? 360x. Then plus? 96. Okay, so we have now our fourth derivative. Then we followed by the next one. Okay. Ang susulat ko? Y to the third prime. So V na lang, no? Equal. What's next? 360. Meron pa ba? Wala na, no? So this is our derivative. Okay, next. Y to the 6 prime. Yan pa lang ang 6 derivative. Anong sagot? Zero. So this is our 6 derivative. Okay, ang bawat derivative may meaning yan. Okay? Malalaman ninyo yan pag aputin nyo ng mga design subjects sa engineering, kapag nagde-design na kayo ng mga beam. Alimbawa sa integration, may double integration. Ano yung second integration? Ano yung para saan ba yung first integration? Maintindihan ninyo yan mas, maintindihan ninyo the future kapag umabot na kayo sa mga major subject. Now, so, na-calculate natin ang 6 derivative sa ating example number 1. Sa exam, minsan tatanong ko, ano ba yung third derivative niyan? Ano ba yung fourth derivative nito? Ano ba yung function natin kung ito ang derivative natin? Minsan babalik na rin ko, no? Okay, so let us proceed to the next one. Example number 2, find the second derivative of y is equals to 2x over 3x plus 8. So, pwede naman nating idiretso yan, no? Okay, tingnan nyo, ha? Kung gagamitan natin ang formula, ano yung formula gagamitin ko dyan sa pag-aanap ng first derivative? Hindi nga. Ano yung formula dyan na naituro ko na nagagamitin natin para maanap natin ang first derivative niyan?
Can you still recall a formula that we may use with this one? Oh, dami ko na ng formula na ibigay sa inyo. Hindi ba maalala kung ano yung naangkop na formula dyan? Hello? Hindi po ba yung U over B? Yes. U over B. Itong sa left, alam na natin yan eh. Kaya nyo ha, diretsuhin ko, no? Kung susulat yung formula, ito yon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nag-practice ninyo sa skill ninyo, sulat mo na yung formula. Minsan matuto kayong idiretso kahit na hindi na isulat yung formula. But in the time, I will write the formula, no? Masanay kayo dito kasi kapag hindi kayo nasanay, sa ibig kong ipasanay sa inyo, kapag umabot kayo ng D, matatambakan kayo, ang bagal ninyong mag-calculate. Hindi pwede yon. Dapat nakakaroon ng improvement in terms of skills sa calculation ninyo. Ito yung formula, sulat ko lang, no? The type ko siya, I mean, no? D over DX of U over B. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lagi nyo sinusulat yan. Hindi kayo mag-i-improve. Dapat inakabisado nyo talaga yan. U over B equal the fraction sa taas, I'll write V, then D over DX of U minus U, lakyan ko na lang after, then D over DX of V all over V square. So we have the quotient form. Yan, lakyan ko siya, no, para kita ninyo. Now, look at the way I'm going to calculate the derivative of our given. Huh? Hindi ko na kailangan isa-isa yung mga yan. Huh? Sa gilid, yung nasa left-hand side ng ating given, ang derivative niya is automatically y prime. Tama ba ako? Ang y is y prime. Correct? Apo. 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 Okay. So, yung V natin, basically dito tayo magsisimula. Yan, yung imamarkan ko ng kulay yellow. Yan, yan tayo magsisimula, di ba? Yung V muna, correct? Yes, tama ba si sir? So, dahil dyan tayo magsisimula, alam natin quotient form yan at may denominator yan, sulat ko na kaagad yung symbol ng fraction. Ito yan, okay? Sa taas, ang una kong susulat ay yung V. So, I will write it as 3x plus 8. B, nasa B tayo, no? Ngayon, ano yung U, di ba? 2x plus 1. Correct? Okay, dito tayo yan. Ito yung konsentrasyon natin. Yan, pupulayan ko. Okay, since yan ang susunod na banat natin, yung D over DX of U, ano bang derivative ng U? Anong derivative? 2. Eh, di sulat mo na kagad. Lagay ko dito. 2 minus. Susunod naman, ito, U uli. Ayan, ay, mamarkahan ko uli ng yellow. Ano ba yung U? E, di type natin, 2x plus 1. Can you follow? Yes. Okay, yes, sa tayo dito. Markahan ko uli ng kulay pula. Ano ba ang derivative ng V? 3 po. Ayan, yan ang ibig ko tukuyin dyan para madiretso na. Okay, sa baba, square lang natin yung V. So, lagyan ko lang sa next exponent na 2, no? Yan, square. So, I'll write 3x plus 8 and then square. And then, simplify natin. Susundan ba ninyo?